pag ng Panginoon. Kung bayan ngayon nagtitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo na nabay laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tinawag mo si Santa Rita upang hanapin ng iyong paghahari sa sanlibutan. Sa pamumuhay ng may ganap na pagmamahal, ipagkaloob mong kaming pinalakas ng kanyang pagdarasal ay masayang makatahak sa landas ng pag-ibig mong tunay. Sa pamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga pinakamamahal, pakinggan ninyo ito, kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito o gayong bayan at isang taon kaming titigil doon. Mangangalakal at kikita ng malaki. Ni hindi ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas, sapagkat ang buhay ninyo'y parang aso sa sandaling lumilitaw at pagdakay nawawala. Ito ang dapat ninyong sabihin. Kung luluobin ng Panginoon at nabubuhay pa kami, gagawin namin ito o iyon. Ngunit kayo nagmamalaki at nagpapalalo. Masama iyan. Ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa, ay nagkakasala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Bawat isa ay makinig, makinig ang sino paman. Kahit saan naroon ay makinig ang nilalang. Kahit ikaw ay dakila o aba ang iyong lagay, makinig ng sama-sama ang mahirap at mayaman. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Hindi ako natatakot sa panahon ng panganib, kahit pa nga naglipana ang kaaway sa paligid. Mga taong naghahambog na sa yaman nananalig, dahilan sa yaman nila'y tumaas ang pag-iisip. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Hindi kaya ng sinumang ang sarili ay matubos. Hindi kayang mabayar at tubusin sa kamay ng Diyos. Ang bayad sa kanyang buhay ay halagang sakdal taas. Gaano man ang halagang hawak niya ay hindi sapat.
upang siya ay mabuhay nang hindi na nagbawakas, sa labi ng libingan ay hindi na mapasadlak. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Ang lahat ay namamatay, ito na may alam niya. Maging mangmang o marunong, kahit hangal pati tanga. Yaman nila'y maiiwan sa lahi na magmamana. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ni Juan, "Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo, at pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan." Ngunit sinabi ni Jesus, "Huwag ninyo siyang pagbawalan, sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko ang agad magsasalita ng masama laban sa akin, sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang ating ebanghelyo, mga kapatid, ngayong araw mula sa ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 9, verses 38 to 40. Ito ang kadugtong ng ebanghelyo kahapon, kung kayo po ay nagsimba. Ito'y tungkol sa pagpapalayas ng masamang espiritu na hindi kasama sa mga alagad ng ating Panginoong Jesus. Nakita ni Juan at pinagbawalan nila ang ginagawang pagpapalayas sa masamang espiritu. Ang sagot ng ating Panginoon, ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Our gospel today is remarkable for the attitude of tolerance. It counsels toward those who are outside the circle of Jesus. It is ironic that this advice, whoever is not against us, is for us. It appears shortly after the account of the disciples' failure to cast out demon in Mark chapter 9, verses 14 to 29. Mga kapatid, yung ebanghelyong ito ay malapit doon sa pangyayari na kung saan nag-failure yung pagapalayas ng mga alagad ng masamang espiritu. So ngayon, sabi ni Juan, sila ay nakakita ng isang tao ng papalayas ng masamang espiritu pero hindi nila kasamahan. Kung titingnan natin, tila kakaiba ang turong ito ng ating Panginoon. Para bang it serve as a critic of Christian exclusiveness. Para bang tinuturo sa atin ating Panginoon na hindi sila kasama natin, pero hindi rin sila laban sa atin. Kakampi natin sila. Sa ating simbahan, tinuturuan tayo na
magkaisa, maging isa. Kaya nga sa dokumento ng Vatican II, Unitatis Redintegratio, yung restoration ng unity, tinuturuan tayo na makipagkasundo at maging isa ng mga Kristiyano, bagamat hindi Katoliko. Ibig sabihin, mga kapatid, ipinagkakaisa, tinuturuan tayong makipagkaisa ng Diyos, ng ating Panginoong Hesus, sa mga hindi natin kasama sa pananampalataya. Hindi sa lahat ng pagkakataon makikipagtalo tayo sa kanila. Kung sino nga ba ang maliligtas, kung sino nga ba ang kalugod-lugod sa mata ng Diyos, tinuturuan tayo na makipagkaisa sa lahat. Well, ito yung isa sa mga panalangin ng ating Panginoong Hesus. May they be one. Sapagkat ako at ikaw, Ama, ay iisa. Maging isa nawa silang lahat. Naniniwala po ba kayo na nasa Katoliko lamang ang kaligtasan? Dito lamang maliligtas ang tao? Para sa akin, hindi. Sapagkat ang sinumang tao na humahanap ng katotohanan, gumagawa ng kabutihan, may paniniwala sa Diyos, sumasamba sa Diyos, walang inaagabyadong tao, natitiyak ko na mayroong kaligtasan sa Kanya. E paano ba yan? Katoliko nga tayo. Wala naman tayong ginawa buong araw, kundi manira ng kapwa. Nasa lang kaligtasan doon. Katoliko nga tayo. Wala naman tayong ginawa, kundi tumangkilig sa mga katiwalian. Nasa lang kaligtasan doon. So, ibig sabihin, yung kaligtasan, yung salvation, is not only exclusive for us Catholics. Ito ay ibinibigay na libre sa lahat. Sa mga taong kinalulugdan ng Diyos. Sa mga taong may mabuting kalooban, naghahanap ng katotohanan, may sinseridad sa kalooban, sa puso, na handang paglingkuran ang Diyos, mahalin ang Diyos, sa pamamagitan ng pagmamahal sa kapwa. And therefore, mayroong kaligtasan doon. Pero kung tayo, nasa simbahan nga, pero wala namang ginagawang kabutihan, baka hindi pa tayo mapabilang sa iligtas ng Diyos. So, towards unity, iyon yung hangarin natin. Talagang hindi po tayo magkakasundo sa ibang mga sekta when it comes to faith, belief. Hindi talaga. So, what shall we do? Pwede tayong gumawa ng mga konkretong gawain na maaring makatulong sa komunidad. Eh, hindi tayo magkasundo sa pananampalataya at paniniwala. Pwede na naman tayong magkaisa na bumuo ng mga proyekto ng gawain na makatutulong sa iba. Hindi sa lahat ng pagkakataon kailangan pag-usapan ng pananampalataya at paniniwala kasi walang pagkakasundo roon. Hindi nila matanggap ang ating paniniwala kay Maria. So, huwag tayong mag-usap doon. Ang pag-usapan natin, paggawa ng kabutihan, mga proyekto, charity works, para sa mga abang-aba. And in that way, nagkakasundo tayo. Nagkakasundo ang lahat ng naniniwala kay Kristo. At siguro, naniniwala ako, may kaligtasan doon. So, nung tuturo ang ating Panginoong Hesus, ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Yun yung maganda nating pagnilayan sa ating ebanghelyo ngayong araw. Kaya mga kapatid, dumalangin tayo, lalong-lalo na ngayong araw, ating ginagunita si Santa Rita, ang patron ng mga impossible. So posible, posible ang Christian unity. Posible ang pagkakaisa. Dumalangin tayo kay Santa Rita na gawin niyang posible ang pagkakaisang ito, ang hangarin nating magkaisa.
Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihanda ngayon ang iyong banal ay taimtim na ginugunita upang sa ang pagtubos mo ay lalo naming madama sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang nagniningning sa piling ng mga banal na ikarangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Yesu Kristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikarangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, ang mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa mala ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Kung hindi po kayo lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagkapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapal at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Gilbert na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling nabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kabiyak ng kaniyang puso. Kaisa na mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubili ng nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesus lamang ang dahilan ng pagtitipon. Kami manlalakbay sa Kanya'y dumudulong. Si Jesus lamang ang tangi na sa kapayapaan ng buong sansinukong. Tanggapin mo't gawin, tinapay ng buhay, pagkain sa amin, kaluwa at katawan. Tanggapin mo ang alak ng bagong tipan, inumin ng bibigay sa atin ang kalakasan. Purihin ka, Diyos, amang lumikha ng lahat. Ikaw ang aming pag-asa at liwanag. Sambahin ka, Diyos amang mapagmahal. Sa iyo kaming lahat ay magdiriwang. Tinapay ng buhay, pagkain sa amin, kaluwa at katawan. Tanggapin mo ang alak ng bagong tipan, inumin ng bibigay sa atin ang kalakasan. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Di man karapat dapat kami manlalakbay, tanggapin mo ang aming payag na lay. Sa panalangin ng aming Reyna at
tanggapin mo ang alak ng pagkuntipan, inumin nagbibigay sa amin ng kalakasan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming kapagmahal, ang banal na pakikinabang ngayon, si Santa Rita ay pinarangalan, ay magdulot nawa ng liwanag at alab sa aming buhay upang maging maningas ang mga hangarin naming banal at maging masagana ang mga ginagawa naming kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat, Padre Pio taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis, sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa Papansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa Pambansang Dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalakap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na paki-scan ang QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikiisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. 23 ng buwan, ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may pagagawad ng langis ay sa ganap na 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. 5, sa darating na May 25 ay pagdiriwang ng kaarawan ni Santo Padre Pio. May Misa, Triduo at Healing Liturgy sa 5 ng hapon. Simula ngayon hanggang May 24, ang Misa konselebrada sa May 25 ay sa ganap na 9 ng umaga na susundan ng liturhiya ng pagpapagaling na may pagpapahid ng langis. Kayo pong lahat ay inaanyayahan.
Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dit sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dit sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.